pag-usapado, pahit ako sa inyo yung mga supplements or top 7 supplements na titake natin ngayon quarantine. Okay, so ayun, habang walang gym, syempre, kailangan on point yung nutrition and supplementation natin. And syempre, nakakapag-squeezing pa rin tayo ng workouts and cardio. Okay, so hindi naman effective lahat ng to kung hindi nyo rin sasabayan ng workouts and effort. Okay, so ayun, ang unang-unang babanggitin natin sa mga supplements na to is itong whey. Okay, so whey, basic na basic to. Ito yung protein source ko, isa sa mga protein source ko bukod sa fish, sa chicken breast, and sa itlog. Okay, so ayun. Pangalawa, itong, hindi, ito kasi itong tatlo, sabay-sabay ko itong tinitake, itong tatlong to. So, ito yung pre-workout stock natin. Meron tayong Agma Pure, beta-alanine, tsaka pre-workout. So, itong beta-alanine, ayun, nakakapag-buffer siya ng lactic acid and increase performance and recovery as well. Okay, so, yun, beta-alanine. So, konting tip lang dito, huwag nyo itong dry scoop kasi para na rin kayong kumain ng asukal. Kasi ito, Agma Pure, enhance pumps and endurance, boost nitric oxide production. Okay, so, ito, Agma Pure. Bago lang ito supplement up, kaya ini-include natin siya sa pre-workout stock natin. Kaya try lang natin kung ano yung effect sa atin. So, ayun, so far so good. Itong Agma Pure, sobrang lupit ng mga pumps natin dyan. Nakikita niyo sa mga IG stories natin dahil dito. Okay. So, ito, pre-workout natin, KXR Gummy Bear Flavor na pre-workout. Meron itong 400mg ng caffeine. Okay, so sa mga walang idea sa pre-workout, yung 400mg, medyo mataas na yun. Okay, so ako personally, tinitake ko yun, half scoop lang to. Hindi ako nag-full scoop. Ito, BCAA. Ito naman, dalawa silang tinitake ko, pero hindi everyday. Okay, so minsan pinag-alternate ko sila, pero minsan sinasabay ko kapag sobrang intense ng workout na ginagawa ko. Okay, so itong BCAA, alam naman natin lahat na nakaka-increase siya ng recovery, okay? Nakaka-help siya sa recovery natin and sa endurance natin all throughout the workout. So, ito talaga, parts, ito talagang pinaka-favorite ko. Like, sinasabi dun sa supplement cup na hindi pwede mawalan ako ng ganito kasi super kailangan ko ng carbs sa okay, so ito, next L-carnitine. Tinitake ito for fasted cardio to help me boost my metabolism through improving the mitochondrial function. Ay, swear ba? Nasa TikTok yun, pero ayun. L-carnitine. Sobrang inam nito sa ano, sa bago mag-fasted cardio. Iba yung pawis mo. Kumbaga parang triple ng normal na pinapawis mo. Okay, so syempre hindi makawala. Yung pinakabago natin tinitake ngayon, which is yung Macamax. Okay, so itong Macamax, nakaka-help to sa pag-increase ng libido for men and women. Nakaka-increase din siya ng mood natin for everyday. Okay, so ito, titake ko na siya. Nakaka-isang linggo na ba ako? Isang 6 days. Nakaka-6 days na wala pag-take nito. Ngayon, napansin ko na every gising ko, parang positive lang yung vibes yung pagkagising ko. Kasi dati parang tiyatamad ako, cellphone, ganyan. Tagal ko mag-phone bago bumangon. Pero ito, parang gusto ko nang gumalaw-galaw agad. Yun lang napansin ko dito sa Macamax. Pero syempre, hindi ko naman sinasabing ganun din yung ano sa inyo kasi magkakaiba naman tayo. Pero itong Macamax, sobrang solid niya ngayon. Meron tong 90 tablets. Mabibili nito for only 999 pesos. Lalagyan na natin yung link sa description sa baba. So, yun, para maka-order na kayo. At sabay-sabay natin yung take tong Macamax. Okay, so itong mga binanggit natin, itong L-carnitine, itong carbs, itong BCAA, Agma Pure, beta-alanine, itong pre-workout, itong whey protein, makukuha nyo itong lahat sa supplement hub. Okay, so makaka-discount kayo dito kapag ginamit nyo yung discount code ko, which is yung CAR10, makakuha kayo doon ng 10% off para makasave kayo ng cash. So yun, itong Macamax, hindi ito supplement hub. Okay, iba yung link nyo sa so ayun, ito yung natin-take natin, di ba? Pero ayun lang, kapag medyo marami kayong supplements na titake, kailangan sabayan nyo rin ng workout and proper nutrition and cardio. Siyempre, hindi ko naman ito tinitake lahat nung simula na nag-gym pa ako. Kasi simula na nag-gym ako, lagi lang ako maaas sa allowance ko, sa kung ano mang natitira sa baon ko, iniipon ko, tapos yun yung pinabibili ko ng supplement. Okay? So, nung estudyante pa ako, nung wala pa akong sponsor na supplement hub or anything na supplements, ang titake ko lang talaga, talaga titake ko kasi as a high school student, sobrang mahal na ng gano'n ba ito bro? O, 3K to 4K, syempre ba? Ganun yung presyo ng mga ganito supplement. So dati, syempre, wala naman tayong 3K sa isang linggo, sa isang buwan, hindi naman tayo nakaipon kasi hindi ng gano'n.
kasi estudyante tayo, tapos syempre marami tayong mga bisyo, side ganito, side ganyan. So, eto, binibili kong whey protein, hindi pa yung gantong mamahalin. Binibili ko pa noon yung murahin lang. Yung ProMatrix, bro. Kung hindi nyo alam yun, makakabili kayo ng ProMatrix sa 7-Eleven na per serving. Ngayon, sobrang swerte na ngayon kasi 50 pesos makakuha na kayo ng one serving na ProMatrix. Pero dati, nakukuha ko yun ng 1.8 or 2K, yung isang 5 pounds na tumatagal na sa akin yun ng 1 month. Pero, ang kamalian ko nga nun, hindi ko na nasabihan ng good nutrition, consistent ng workout, mag-workout na ako kapag may lakad, para pang, ganun ako dati, sinong ng way. Tapos yun, yung mga natutunan natin dati na hindi na dapat natin gawin. Okay, so ayun, kapag on a budget, medyo tight yung budget natin, ang pinaka suggest ko lang sa inyo na pwedeng bilhin, itong whey protein, okay? Whey protein lang ang bilhin nyo. Kasi kung wala naman kayo whey protein, kunin nyo lahat yun sa pagkain. Kasi ito, basically, support lang naman itong whey protein eh. Support lang siya kasi, kunwari, yung macros ko, kailangan ko mapuno yung 180 grams of protein a day. So, kung hindi naman ako big appetite na tao, hindi ako yung malakas kumain or magaan kumain, ganyan. Ito, helpful talaga ito. Sobrang useful nito for me. Pero kung ako naman, kaya ko naman punin yung 180 grams of protein from solid foods, hindi ko na kailangan ito kasi nakuha ko na from solid foods eh, okay? So ito talaga, yun nga, supplement, support lang siya, okay? Kaya nyo pa rin makuha yung fitness goals na inaasam nyo through eating solid foods, okay? Hindi totoo yung kapag wala kang supplement, wala kasi yung supplement, kaya hindi ako lumalaki. Hindi totoo yun. So ayun lang, nasa pagkain na nung talaga lahat. Pagkain, workout, recovery, cardio, and kung paano nyo i-balance yung time nyo for everyday para hindi rin kayo nasi-stress. Kasi ang laking bagay rin ng stress sa fitness eh. Kapag na-stress kayo, dami-dami na yan. Yung mood nyo mag-workout, yung mood nyo mag-prepare ng meals, yung mood nyo lahat, di ba? Kung stress ka, parang adjit ka lang. So, anyway, ayun, kapag on a budget, ito lang, whey protein. Okay, so, ayun, tapos na tayo. Nakita nyo na kung ano yung mga supplements na titake natin during quarantine and kung ano yung titake ko supplements before bago pa akong ma-sponsor na ng supplement ko. So, ayun, sana may natutunan kayo ng konti or may natutunan kayo ng marami or may natutunan kayo kahit kakapiranggot dito sa vlog na to. And yeah, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, subscribe. Mga ka-bro, chi-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 chi